So yun, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-streetwise, no? Napakayabang po talaga nito ni Vic Rodriguez. So ang dami niya sinasabi ngayon sa Facebook, nakikita ko yung mga post niya eh. So kung magsalita, akala mo napakalinis, eh yun naman pala, eh sangkot naman pala ito sa economic sabotage. Pasalamat nga itong si Vic Rodriguez eh, pinag-resign ka na lang eh, hindi ka kinasuhan eh. Oh. At ngayon, alam niyo pinakamalupit ngayon, mukhang siya po ang isa sa mga tatakbo bilang senador sa PDP laban. Okay. So ito, pag-usapan ngayon natin to, no? At syempre, pag tayo po nagko-content, palagi po tayo may ebidensya. So ito, kumalat na itong picture po na ito nung nakaraang araw pa, no? Na tinaas po yung kamay ni Baste, tinaas ni Baste yung kamay ni Vic Rodriguez. So, ibig sabihin nito, may pag-uusap po sila na patakbuhin si Vic Rodriguez para maging senador. So alam nyo na palang matatalo, pinatakbo nyo pa. Hindi nga, para lang mapuno yung ano, yung senatorial slate para hindi magmukhang kawawa yung PDP laban. So ilan ba yung senatorial slate na PDP laban ngayon? Apat pa lang. So syempre, di ba, nakakahiya naman talaga yon. Di ba, yung partido ninyong bulok, di ba, halos walang tumakbong senador. So malamang panglima itong si Vic. Okay, so ngayon, ang nakita ngayon natin, di ba, si Bato, si Bongo, at saka si Pidip Salvador. So, bali yung pang-apat nila, si Jimmy Bondoc. O, yung pang-apat nila, ito. Filipino musician Jimmy Bondoc filed his certificate of candidacy for senatorial under PDP laban. He is accompanied by Sir Robin Padilla during his filing to show his support. O, so, ibig sabihin nito, si Jimmy Bondoc na kumanta lang sa Maisog Rally, tatakbo ng senador. At ngayon, yung panglima mga kababayan, posibleng si Vic Rodriguez na. Okay. So ito, sabi dito ni Vic Rodriguez, no? I am considering but I have to make a final decision on whether to run or not to run. While I know, we're already in the midstream of filing, hindi madaling decision as of this very moment. I'm still 50-50. It's not an easy decision to make. This whole thing is eating me. O, di ba? Magpakain ka na lang. Di ba? Kasi mga kababayan, ang point dito, di ba? Naalala niyo itong libro na to? Di ba? Ano pangalan ng libro ni Vic Rodriguez? King Ina? Hindi, joke lang, no? So ngayon, itong libro po ni Vic Rodriguez na Kingmaker. So dito niya pinakita na isa siya sa mga dahilan kung bakit naging presidente si Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Kasi kung search po natin yung ibig sabihin kasi ng Kingmaker, mga kababayan, yung Kingmaker po kasi is isang individual na tao na hindi parte ng isang politika pero kaya niyang gawing hari or presidente or prime minister ang isang tao, ang ibang tao. So ayun po ibig sabihin ng Kingmaker. So ngayon, si Vic Rodriguez po ay mayroong librong Kingmaker at pinapalabas niya dito na isa siya sa mga dahilan kung bakit naging presidente si President Bongbong Marcos. Oh, so yun naman pala mga kababayan. Bakit nag-iisip ka pa, Vic? Diba kasi pinagmamalaki mo sa libro mo na ikaw ang dahilan kung bakit naging presidente si Presidente Bongbong Marcos, eh bakit hindi mo gawin sa sarili mo? O, tumakbo ka. Kung anong ginawa mo kay PBBM para maging presidente, gawin mo sa sarili mo. Pag hindi mo nagawa yan, ibig sabihin nun, loko-loko ka. Alam nyo, no? Buti na lang mayroong write-up dito yung SMNI. Buti na lang. So, nakakuha tayo ng hints kung ano ba yung nilalaman po ng libro na King Ina, sorry, na Kingmaker ni Vic Rodriguez. So sabi dito, no, former Executive Secretary Vic Rodriguez book details First Lady Nisa Marcos alleged government interference. Ayan. So isa sa mga sinulat po ni Vic Rodriguez dito, no, ito ah, okay. According to the book, Araneta Marcos was angered by General Teofilo Isap report about anti-Rodriguez group forming in the cabinet. Ah, di ba? Because of this, Araneta Marcos allegedly accused Rodriguez of wiretapping her using ISAP. O, yan ha. Ito kasama ito sa libro ni Vic. Diba? It's worth recalling that Araneta Marcos released a video with former Presidential Security Group General Ramon Zagala denied her involvement in government appointments. Okay. However, Rodriguez's book details what really happened. Ayan ha, so details mo pa, no? Walang yaka talaga, no? So sabi niya pa dito, tapasahin lang natin to, no? Due to these issues with First Lady, Rodriguez was forced to resign as Executive Secretary despite being offered the position of Presidential Chief of Staff. Meanwhile, Rodriguez was asked if he believed that First Lady
and not the president running the country. Sabi dito, no, I don't believe that if left to decide and think, that would be President Marcos' direction. What's happening now could be a result of the influence of one or many, he stated. O yan, di ba? So ang malupit dito, sabi niya pa dito, this comes amid intense public pressure from the Maisog Peace rallies held across the country and around the world. Oh, ito'y pinagmamalaki ni Victor Rodriguez. So meron siyang mga pasahabog doon sa libro na alam naman po natin kabullshitan. Kasi kung hindi po kabullshitan yan, mga kababayan, hindi sana kinagatan ng tao yan. Di ba, nagkaroon pa kayo ng effort para magkandak na Maisog-Maisog rally. So ano nangyari sa Maisog rally ninyo? Wala. Wala na. Oh, bokya. Oh. 'Di ba? So actually nakita ko sa Reddit, no, kasi nagbabasa ako ng review dito sa about sa libro ni Vic Rodriguez. So base sa Reddit, isa daw po itong basura, itong libro ni Vic. So ngayon, mga kababayan, no, alam naman po natin itong librong King Ina or Kingmaker po ni Vic Rodriguez, no. Ito po yung istorya niya. 'Di ba? So dito sinasabi dito ni Vic Rodriguez, no, sa librong Kingmaker, kaya siya nag-resign. Kasi nga daw po, is hindi niya na daw po ma-atim na pinapakailaman daw po ng First Lady yung mga desisyon ng yung mga desisyon ni Presidente Bongbong Marcos sa gobyerno. Pero ang totoo nito, mga kababayan, tingnan niyo to, ha. Eh bakit parang iba naman yung sinabi mo? 'Di ba iba yung sinabi mo sa ano, eh? Sa resignation letter mo, ito, ha, sa statement mo to, ha. Ito ay 2022. Diba sabi ni Victor Rodriguez dito, the work of an executive secretary is a 24/7 job with myriad topics expected to be attended to every day. It demands a sense of urgency which essentially requires almost all of a public servant time to ensure that services are met delivered. Diba? Equally valuable, however, is to witness firsthand your young family grow and evolve into how every parent would wish them to become and the most need me too. Okay. So ang reason pala, no, okay. So ang reason pala ni Victor Rodriguez kung bakit siya nag-resign noong 2022 bilang ES, kasi nga po is gusto niya rin po magkaroon ng oras para sa pamilya niya. Alam mo, napakawalang yamo talaga, no? Alam mo kung bakit? Kasi si PBBM po kasi, no, ano yan, eh, mabait yung presidente natin, hindi siya namamahiya. Hindi, ako hindi ko pa nakitang namahiya si Presidente Bongbong Marcos, no? So ngayon, imbis na maging grateful kayo, itong mga sinibak sa pwesto ni PBBM noong 2022, imbis na maging grateful kayo kasi binigyan kayo ng pagkakataon para maging magkaroon ng graceful exit, ang ginawa nyo pa, kinalaban nyo pa. Diba kung tutuusin, diba, yung kababuyan na ginawa ninyo sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos, dapat niyang babuin kayo ng presidente, eh. Pero ang ginawa ng presidente, pinag-graceful exit kayo para hindi naman nakakahiya sa inyo. Oh, so ano bang kababuyan ang ginawa ni Victor Rodriguez dito? Oh, so naalala nyo ito, mga kababayan. Ito, ha. Ito yung pinakamalupit na economic sabotage na ginawa ni Victor Rodriguez August 24, 2022. Oh, so si PBBM naging presidente noong June, di ba? June 30, no? June, July, August. Dalawang buwan ka pa lang nito, Vic. Walang yaka talaga, no? Sabi dito, no? So, August pa lang, mga kababayan, no, dalawang buwan pa lang bilang executive secretary si Vic Rodriguez, mga kababayan. Sangkot na siya sa importation, sa illegal na importation po ng asukal, di ba, sa Department of Agriculture. So, sa una, pinagtanggol siya ni Zubiri. Di ba? Noong August, sabi ni Zubiri, Zubiri clears Vic Rodriguez in sugar importation order mess. So, pinagtanggol siya. Pero eventually, mga kababayan, ang nakita dito po is finurge po Dinoktor po ni Victor Rodriguez yung pirma ng presidente. Kasi po si Presidente Bongbong Marcos yung DA secretary noon. So dinoktor niya para makapag-import ng 300,000 na asukal kahit hindi naman po kailangan. O ito nakita ko to sa ano, eh. From Inquirer din, no. So basahin natin to, teka lang, wait. Basahin natin to, ano. Sabi dito. Oh. Ibig sabihin po, alam ni E.S. Rodriguez na may umiikot na draft order, an order that received support from stakeholders of the sugar industry. Did he mention this at all to his principal? Si PBBM nga.
Hindi ba dapat ang ES protektahan ang pangulo? Hindi ba dapat ang ES ang gatekeeper? Ang gatekeeper, sabi ni Tiberos, no? So buti pa nga si Tiberos dito, no? The lawmaker raised more question on the matter. Bakit may packaging na niloloko ang pangulo? Bakit pinapalabas na may panilin lang? Why suggest the first time mo nadinig na may sugar order number 4 when you were informed and kept it to the loop as early as August 5? Oh, may umiikot po kasi na sugar order number 4. At ang sinasabi dito, ang pumirma daw po si PBBM. Pero in reality, tinanggi po ito ni PBBM na wala siyang pinipirman. So, lumalabas dito, ang pumirma si Victor Rodriguez. So, dun pa lang, forgering na yon. Dapat pa lang, dun pa lang, may kaso ka na. Mabigat yon kasi, di ba, ang finorge mong pirma, eh pirma ng presidente. Oh. Tapos ngayon, bida-bida si Victor Rodriguez ngayon na, kingmaker ako. Diba? Kingmaker ako. Ako yung dahilan ko bakit naging presidente si Presidente Bongbong Marcos. O, diba? So, hindi yan kingmaker. Ang tawag ko dyan, king ina. So, yun mga kababayan. So, kayo ba? Iboboto nyo ba to? Ewan ko lang ha. Siguro malaman kung DDS kayo at desperado kayo. Kasi kailangan yung iboto lahat ng mga ano eh. Ng kasapi po na PDP laban na sa Senatorial Bulls eh. Kasi wala naman kayong choice eh. 'Di ba? Kayo mga DDS kayo, 'di ba? Pro Duterte kayo. So 'yun nga lang ngayon ang mukhang ipo-provide lang ata ng PDP laban na senatorial balls, malamang 5 or 6 lang. So wala kayong choice, so kailangan yung iboto kahit palpak. Si Jimmy Bondoc, Victor Rodriguez. And actually itong ginawa ni Victor Rodriguez na 'tong mga kababayan, kung ngayon niya ginawa 'to, posibleng ano 'to, kasuhan siya ng ano, ng economic sabotage kasi kakapirma lang po ni PBBM na ang agri products po ay kapag ito po ay inismuggle ay magiging parte po ng economic sabotage. Di ba? So yun mga streetwise, so kayo po pumasabi niyo nga po dito sa yabang-yabang no at sa planong pagtakbo ni Victor Rodriguez. Kayo ba iboboto niyo ba to? Ewan ko lang sa inyo, no? So yun mga babae, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So yan po sa Team Replays. So pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalibisan, pa-share na rin po ng video po na to para din po makatulong din po sa algorithms po ng content po na to. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye. Salamat po. Thank you.